demonyo ka, no? Ha? Demonyo ka, nagpapagat na anak ko! Mauubos tayo kapag maabutan nila tayo. Pero... Pinipini! Tayo! Haba, Kla, yung concern mo kay Fidel, ha? Nakakilig yan, ha? They are saving each other's lives. Gusto ko to. Alam ko mahina ka! Grabe yung pagmamahal ni Fidel kay Clay, no? Na willing siyang maging fugitive para lang salbay ng buhay ni Clay. So ngayon, for sure, paghahanapin na rin siya ng mga otoridad. Dahil, ewan ko lang, baka namatay yung tao. Feeling ko, nakapatay siya ng tao dito. Ako, totoo ba po na? Shhh! Niligtas ako ng pagmamahal mo. Hindi ko na matutupad ang pangarap natin. Ang pangako natin sa isa't isa. Ibibigay ko sa iyo ang kapayapaan. Paalam. Gabi na iyak. Hello guys, good day, good morning, or good evening. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Ayan, Thursday ngayon, so panibagong araw for us to react to Maria Clara at Ibarra. We are now at episode 74, and grabe yung mga kaganapan, especially kahapon, yung episode 73. Grabe yung mga pasabog doon. Kahindik-hindik na naman yung mga nangyayari, and parang kinakabahan ako lalo sa mga susunod pa. So malalaman natin today, nabubulol ako, malalaman natin today anong magaganap doon sa mga nakulong kay Ibarra, at may plano sila Clay na palabasin or palayain sila Ibarra and Fidel by disguising ayan as mujer libre or mga prostitute. So tingnan natin yan kung ano ang magaganap dito. So yeah, without further ado, let's go check this out. Marahil siguro eh putol na ang pag-uugnayan ninyo sa filibusterong si Ibarra. Kung gayon ay maaari nating ituloy ang usapang pagpapakasal ni Alfonso kay Maria Clara. Ang mga tulad ni Sisa, parang ibon. Kaligtasan ay hindi kailanman makakami kung ang kanilang paglipad ay giniliit. Kinakasan man siya ng bait, ngunit ang diwa niya sa puok na ito ay hindi. Pero mas magiging masaya siya kung kasama niya si Basilio. Uwi na ako sa amin. Basta doon lang ako sa aking dampa. Maghihintay ako doon. Sa wala. Basta kumapit ka lang, Ate Sisa. Huwag kang susuko. Dahil babalik sa'yo ang anak mo. Tama. Nagkikita kami sa aming dampa. Sino nakalibing dito? Ismail! Ismail, nanay! Sino pa gumagawa ng maganda para sa bahay? Kaya siya pang tinatawag na kinu. Habang mga makasalanan sa simbahan at sa gobyerno at kailangan tawagin, kagalang-galang. Hanggang saan mo kayang ipaglaban ng ating bayan na hindi lamang umaasa sa dasal, koneksyones at sa iyong yaman? Itatakas na sina Sir Ibarra at Fidel? Ang panganib ang aming gagawin mamaya, maaari kang mapahamak, kaya mas mainam na dumito ka na lang. Hindi ako papayag. Hindi ba mas mainam kung dalawang kayo babae mamaya? Yun naman pala, Ate Lucie. Kung ano man yan, kayang-kaya ko yan. Girl power. Buenas noches, kapos caballeros. Anong maipaglilingkod ng isang muher? Nakikita mo naman, dalawa pa kami dito. Kahit ang dalawang aso'y mayayamot na pagsaluhan ng isang buto. Papayag ba kaming may malulungkot na isa sa inyo? Magandang muher na galing pang Maynila. Katunayan na galing ako sa ibang mundo. Muher hermosa, tiyak kong magiging mainit ngayong gabi. Masyado ka ata nagmamadali, senyor. Pagkat maya-maya pa lamang ay magsisidatingan ang ibang aso, hindi na kita masusolo. Kung gayon, ay huwag na nating patagalin pa. Painitin na natin ang alak ng inyong mga katawan, mga senyor. Hmm.
Magbabantay na ako sa labas. Ayos na. Bilisan mo! Grabe no, napaka-symbolic nito. Puro babae yung nagawa ng paraan para mapalaya si Ibarra. Girl power indeed. Mapanganib itong ginagawa ninyo. Ilang beses mo na nililigtas sa aking buhay. Paumanhin kung di nakakapagpugay sa mga bagay na ginagawa mo. Patawad ulit. Lubos ako nagpapasalamat. Maraming salamat. Okay na. Okay na po, sir. Hindi ko pa masigurado kung mabubuksan ko ito. Tayo na! Baka maabot na tayo ng palitan ng mga gwardiya sa bitang pagpapantay. Eh, sabali! Si Fidel, hanapin ko ba yung selda niya? Wala na tayong panahon. Mauubos tayo kapag maabutan nila tayo. Pero... Pinipini! Tayo na! Haba, Kla, yung concern mo kay Fidel, ha? Nakakilig yan, ha? Pinauna ko na si Lucia. Bit-bit ang ibang armas na nalikom natin. Talaga bang hindi natin babalikan si Fidel? Sir Ibarra, bakit wala siya sa selda niyo kanina? Asan siya? Hindi ko rin nasilahan kanina. Marahil nasa ibang selda kasama ng iba. Hindi rin ako matatahimik kung iiwan natin doon ang aking kaibigan. Binibini, maaari namin siyang balikan sa ibang araw. Mapanganib kung babalik tayo doon. Ang mahalaga ngayon, makatakas ka muna Ginoo. Dito na tayo maghiwa-hiwalay. Dito ako, doon kayo. Kami susuong nasa kuta. Kailangan niyong umiwas sa bayan Ginoong Krisostomo. Kaya sakay ng bangka ay tatawid ng lawa ni Elias at Binibini Clay. Pagkatapos, tutungo sa libingan. Libingan, Nino? Si Don Pedro Ibarra Mendia. Alam ba ni Fidel kung saan yun? Naroon din sa libingan ang karwaheng gagamitin natin patungong Mandaluyong. Doon ko muna kayo tatago sa aking kaibigan. Kino, narito ang naisalba ni Binibini Clay sa mga gamit ninyo. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa inyo. Niligtas ninyong lahat ang aking buhay sa tiyak na kamatayan. Sa kabila ng lahat. Hanggang sa muli, Ginoong Ibarra. Elias, Binibining Clyde. Mag-iingat, Pabilito. Kailangan na natin magbadali. Saan si Binibini Clay? Nasaan doon si Kasmit?
na. Siya na nakalabing dyan. Payapa na si Crispin. Crispin! Sino may kukaya sa'yo? Sino? Pati si Basilio. Naroon na siya sa langit. Ay, ano ka sinasabi ninyo? Ako mo ito, si Basilio! Tanggap ko na ng mga anghel ang aking mga supling. Hindi na ako muling makukuhaan ng anak at masasaktan. Ay, hindi niyo ba ako nakikilala? Si Basilio! Nakakalungkot yun, no, na andun na sana si Basilio. Nakita na sila ni Sisa, pero akala ni Sisa impostor si Basilio. Hindi ko alam kung paano pa sila magtatagpo ulit na, alam mo yun, na ma-recognize niya si Basilio. Girl! Kaibigan! Panghanim, huwag kang babalik doon! Ngunit ano gusto mo gawin ko? Pabayaan na lamang ang aking kaibigan. Iligtas niya ang aking buhay. Sa tingin mo, may ililigtas mo siya? Kung siya ay mapahamak? Ginoo, nangahas siya bumalik doon na mag-isa. Kaya magdasal ka na lamang na sana ay maitakas niya inyong kaibigan. Ngunit hindi kita hahayaan bumalik doon sa lugar na yun. Hindi rin na naisin ni Clay na bumalik ka sa lugar kung saan ka namin iniligtas. Kaya Ginoo, huwag ka sana sumugod doon upang sayangin ang sakripisyong ginawa sa iyo ng inyong mga kaibigan. Halika na. Lord, ikaw nang bahala sa akin, ha? Ito na lang ang chance ko para mailigtas si Fidel. Fidel! Fidel! Baby, Ben! Anong ginagawa mo ito? Wala na tayong oras. Kisingin mo na sila. Halipa! Guru! Guru, kumisin kayo. Ano mong ginagawa? Pabor, senyor. Huwag niyo siyang pahapatukan. Huwag mo ako inuutusan, senyoryo. Kapit mo, may pagtulungan sa mga ilpulipustero na iniparusa na nagihintay sa'yo. Huwag ako patayin. Huwag ang ikilos! Isang kalapit ko lang nito, ipatay ka na! Gusto ko makita yung mommy mo! Ah! Si Mga Dong, ha? Susi! Si Mga Dong, ha? Ah!
dito, Miles. Pisa nyo! Grabe ang symbolism dito again. Yung concern ni Fidel na mayaman sa kay Mang Adong na hindi mayaman na nasa kabilang selda. Gusto ko yun, yung tinulungan niya, yung kahit hindi niya kalibel. Tahan mo, Mang Adong! Saan ka pupunta? Fidel! Fidel! Bitawan mo siya! Sige! Putok mo! Grabe to, no? So, parang pasolid ng pasolid ang relationship or parang yung bond ni Clay at ni Fidel to the point na ito. Parang, you know, they are saving each other's lives. Gusto ko to. Alam ko mahina ka! Grabe yung pagmamahal ni Fidel kay Clay, no? Na willing siyang maging fugitive para lang salbay ng buhay ni Clay. So ngayon, for sure, paghahanapin na rin siya ng mga otoridad. Dahil, ewan ko lang, baka namatay yung tao. Feeling ko, nakapatay siya ng tao dito. Pero, anyway, yung point dito is sobrang mahal niya si Clay. Na ayaw niyang masaktan, ayaw niyang, alam mo yun, kahit hinahawakan lang siya ng lalaki. Binaril niya. Actually, pin-revoke siya nung Guardia Civil na yon, kaya nabaril din yung Guardia Civil na yon. Sandali, kaibigan. Ginoo, gamitin mo muna ang inyong natitirang salapi at kapangyarihan upang pumunta ng Europa. Marami naman kayong kaibigan doon, hindi ba? Kasalanan ng aking pamilya ang kasawian ng iyo. Hayaan mong makabawi ako sa iyo. Sumama ka sa akin. Maaari tayong mamuhay na magkapatid. Mahilap man ang pag-ibig at kaligayahan sa bayang ito. Ngunit pinipili ko magtiis at mamatay sa lupang ito. Ngunit bakit mo ako pinapayuhan na umalis? Pagkat maaari kang lumigaya sa ibang bansa, Ginoo. At ako'y hindi. Hindi ka isinilang upang magdusa. Hindi pa ba pagdurusa ang lahat ng ito? Mawala ang aking ama. Matanggalan ako ng dignidad. Mawala ang lahat ng aking mga kaibigan. Pati ang aking babaeng pinakamamahal. Ang inyong Maria Clara. Sa panalangin na kapisan ng ating pag-ibig, mahal ko, mangako ka sa akin na hindi mawawaglit sa iyong tabi ang ating pag-ibig. Pati na rin ang rosaryong yan. Pangako. Grisastawa.
kaisanin ko ang bayan na ito. Nais ko muna siyang puntahan, alias. Sino gumawa nito sa inyo? Hindi ko sila mamukhaan. May takip yung mga mukha nila. Sinaktan nila ako tapos napatay sila. Senyor! May tama rin ang gwardiya sa kabilang selda. Senyor! Que incompetentes! Inútiles! Encontrada! Capturar al criminal. Enseguida, señor. Vamos, vamos. Ligtas na ba tayo? Ligtas na tayo. Sa ngayon. Grabe. Hindi ka na tayo to. Nanginginig ka. Lay. Namatay kaya yung general ko. Ay, nanginginig ka rin. Sorry. Kinikilig ako. Nagawa ka sila ng kamay. Diba dati, big deal yun? Oh, ikaw na kasi tayo kanina eh, diba? Akala ko hindi kita maililigtas. Akala ko mamatay na tayo doon. Akala ko totoong babo na. Clay. Ngunit niligtas ako ng pagmamahal mo. Dito sa aking mundo, mawawala ang sigla pag wala ka sa tabi ko. Buhay ko ay kumpleto na dahil sa iyo. Ang ganda pa ng song, ganda ng boses ni Pidel, gagi. Alam mo yung galing sa intense na scene, tapos biglang papakiligin ka. Grabe, mix emotions ako dito ngayon, and roller coaster tong teleserye na to, kaya sobrang gagaling ng mga writers. Maraming salamat po. Ikaw lang ang kailangan. Miroko. Siyempre, kung nakita si, kung may moment si Fidel at Clay, meron ding moment si Maria Clara at Ibarra. Yes. Ay, naalala ko, magpapaalam pala si Ibarra dito. Diba sinabi niya kanina, bago siya aalis. Oh my gosh, malungkot pala to. Sorry, akala ko, kilig moment din. Hindi na kita makikita pang muli. Pinatrakas ako ni Binibinintay sa piitan. Kasama ng pangkat ni Elias. Si Clay. Sa lahat ng panahon ay naging tapat na kaibigan.
Habang ako, nais malikat ang dalawin sa iyong pitan, ay wala na akong mukhang mahiharap sa iyo. Ako ang dahilan nang iyong masalimuot na kinantungan. Kaya hatulan mo ako. Kailanman ay hindi ko yun magagawa sa iyo, mahal ko. Ngunit batid ko, naiisa lang ang alimaw na may gawa ng lahat ng ito. Tayo'y sinangkapan at pinaglaruan. Kung kaya't gusto na ang pagtangis, mahal ko. Sa gitna ng 1,000 panganib, ako'y pumarito upang humingi ng tawad sa iyo. Dahil hindi ko rin matutupad ang pangarap natin, ang pangako natin sa isa't isa. Ano? Hinayak. Hinayak kamatayan ng aking puso, Krisostomo. Ikaw ang pag-ibig ko, ikaw ang buhay ko. Ngunit ngayong gabi, ako'y tinakda na. Ako'y isang ganap ng pugante. Mananatili na lamang sa dilim. At ikapapayapa ng aking puso kung ipapangako mo na ilalayo mo ang iyong buhay sa kapanglawan. Na patuloy mong yayakapin ang liwanag sa iyong buhay. Ikaw ay bata pa, Maria. Kung kaya't pinapalayan na kita, ibibigay ko sa iyo ang kapayapaan. Lumigaya ka na. Hindi ko batid kung paano ko pagdudugtong ang panahon at mundo nating pagitan. Hindi mo ito palaginip! Kailanan may magbantay sa mga gubat at lawa. Una natin ang tayo ng liwanag. Fuego! Baril yun ah! Sir Ibarra! Sabi ko na eh. Sinasabi ko na nga ba na patindi lang ng patindi ang mangyayari at paggrabe ng paggrabe. Nabagok pa dun si Basilio. Ano kayo nangyari dun sa kanya? Grabe, ang sakit na no? Nung sinabi ni Ibarra na iiwan niya na si Maria Clara. Ramdam ko yung sakit. Grabe yung acting din ng dalawa. Sobrang convincing. Alam mo yun na damang-dama mo kung gaano kasakit yung mga pangyayari. Hands down talaga sa mga artists dito and even sa director and mga writers. Sobrang ganda ng flow ng story. And kaabang-abang na naman na bukas or next week. Bukas may last episode pa, cliffhanger. Malamang doon yun na ano na scene yung may babarilin. And tingnan natin siyong nabaril doon. And yun lang. Maraming salamat sa lahat sa patuloy na panonood ng reaction videos natin. And sa lahat na nagko-comment. Bukas meron tayong shoutouts kasi babawi tayo dahil medyo na-late tayo ng upload lately kasi may work pa ako and mga errands pa. So ayan, maraming salamat once again and see you again tomorrow for episode 75. Bye!